sabi nila, sa paghahanap ng the right one na para sa'yo, kailangan yung taong yun handang tanggapin ang buo mong pagkatao. Yung mga flaws mo, yung mga differences nyo, pati na rin yung katigasan ng ulo mo, as in lahat. Tama nga naman yun. Pero minsan, kailangan din natin tingnan ang kabilang side ng bawat kwento. Ako nga pala si Austin, short for Agustin. High school student, napalipat-lipat ng school. Halata naman kung bakit, di ba? Actually, bagong transfer lang ako sa school na to. Kaya naman ganun na lang kainit sa akin ang dugo ng mga teachers ko. Higit sa lahat, ang mortal kong kaaway, si Butchokoy. Gusto kong makausap ang peres mo! Seryoso ba kayo? Isa ka pa, Austin! Dalain mo ang magulang mo rito, bukas na bukas! Ikaw rin, Nognog! Sa office tayo mag-uusap. Mr. Butch for short, ang aming guidance counselor. Ayoko sa lahat yung taong bully, lalo na sa mga taong wala namang kalaban-laban. Mag-angas ka na sa bagong gising, wag lang sa barumbadong lalaki na may pangalang Agustin. Ako kasi yung klase ng tao na walang sinasanto. Maliban na lang sa isang tao, si Claire. Isang babae na may sariling mundo, pero ang lakas ng dating. Gusto ko na siya, unang araw pa lang ng paglipat ko sa school na to. Kaso, mukhang malabo. Kasi ang tipo niyang lalaki ay hindi ang katulad ko. A-class student siya. Always top of the class. Napaka-competitive sa lahat ng bagay. Kaya nga lang, napaka-judgmental niyang tao. Hey, from the last meeting we talked about the word prejudice, who can tell siya kasi ang number one judger ko. What does prejudice mean? Austin? Yes, sir. Good morning. Tulog-tulog para sa pansitan. Buti nga, sir. What is prejudice?
Sir, prejudice can be an affective feeling towards a person based on their perceived group membership. Mukha lang akong walang bilang sa mundo, pero may ibubuga din ako. Pwede ba naman ako magpatalo? Simula noon, naging matalik na hater ko na tong si Claire sa lahat ng bagay. Nakakakilig na parang sa pelikula, kabog na dibdib, sabay sa bawat musika, di na mahimbing ang tulog pagkatanap ka, napapailing sa tuwing napapansin nilang tayong dalawa'y palihim na naging itian. Tila sarili natin ang mundo, wala nang pakipa sa kahit ano. Magpapaalipin na lang sa pag-ibig na to. Batid na natin ang nararamdaman. Isasayangin ako'y sa'yo, aking ka lang nananalangin. Nakakakaba sa tuwing magkahawak kamay, tila nag-iba ang mundo na nilalakbay. At alam ko na sorry ah. At dito ko napagtanto na posible naman pala. Claire, may pag-asa ba akong ligawan ka? Ha? Huh? Oh, sorry Austin, pero hindi kasi ikaw yung tipo na lalaki na gusto ko. Kailan ka ba kasi magmamature? Alam mo, hater talaga kita. Sa totoo niyan, nagpapanggap lang naman ako maging matapang. Takot lang ako talaga sa sarili kong anino. Mabuti nga yung iba dyan eh. Ginagawa nilang inspirasyon ang magulang nila. Hindi katulad ko, pakiramdam ko na investment plan lang ako ng mga magulang ko. At sila ang amo ko. Anong ibig mo sabihin? Matagal na akong gusto ipadala ng parents ko sa ibang bansa para kunin ang kursong hindi ko naman gusto. Ang priority lang nila ay lumago negosyo nila. Alam mo, kabaliktaran nga kita. Kasi ako, ang tanging priority ko ay yung ma-disappoint sila. Alam mo, may nabasa ako sa isang libro na ang mga tao daw na nakakaranas ng matinding pagsubok are those people who are destined for something greater. Malay mo, sinusubok ka lang ngayon dahil may nakatakda palang mas higit para sa'yo. No need to force it. Kung para sa'yo, para sa'yo. I promise, hindi na ako magiging hater mo. Basta ipangako mo rin na magbabago ka na. No more hate. Duda ako sa'yo. Pag hindi mo tinapad yung pangako mo, magiging instant girlfriend na kita. Deal? I promise, hindi na kita lalapitan at kukulitin kung naging barambado pa ako. Deal?
deal. Tapakin ko yung mata mo eh. Seryoso ba? Ano ba, Tina? Totoo ba? Alam mo ang tagal ko inantay ito? Kaya mo na malabing. Napapanaginip ako na tuwing gabi. Hey Claire. Hi. I just want to ask if available ka ba sa September 30? Mm-hmm. Sa Circus Music Festival sa Makati. Nandito yung December Avenue. Tsaka favorite mo, yung Sponge Cola. If ever, ito yung magiging first date natin. Sorry Pat ha. May inaantay na kasi ako. Araw-araw kitang mamahalin, minuto-minuto kitang kukulitin, hanggang magsawa ka sa kakatingin. Takip silim, mahal, tanging ikaw. Sa gabi, ikaw ang tanglaw. Mahal, tanging ikaw. Ang puso kong ito, ikaw lang ang sigaw.
Bagay pala sa'yo, no? Hmm? Ang alin? Yung bagong ikaw. Claire, what if pansamantala lang pala ako? What if yung totoong pagkatao ko pala ay yung dating ako? Paano kung nagpapanggap ng pala ako? Tatanggapin mo pa ba ako? Alam mo, bago maghiwalay ang parents ko, meron akong naririnig sa kanilang isang salita. Sabi nila, lumabas din ang totoo mong kulay. I heard them screaming, saying bad words, hating each other. But I realized na hindi pala talaga yun yung totoong kulay nila. Biktima lang rin sila ng pagkakataon at ng mga problemang nagkapatong-patong. People just forget to forgive and to understand na lahat tayo may pinagdadaan ng problema. Kaya kahit ganun yung nangyari, pinatawad ko na sila. You know what? This is actually the first time na naramdaman ko na someone understands me. Salamat. Pero minsan sa buhay natin, ay sadyang mapaglaro ang tadhana. Annual stage play competition. So, mayroon lamang kayong 2 months to prepare. Galingan yung lahat kasi ito yung magiging final exam ninyo. Yes! Okay ba yun? Yes! Okay, class? Class dismissed. Dahil sa mundong ito, walang permanente. May mga bagay na hindi natin makokontrol. Pero kahit ganun, salamat at may masaya tayong alaalang pinagsamahan. Austin? Ano bang problema mo, ha? Austin. Ano problema mo? Kanina ka pa nakatitig sa akin, nakangas mo, ha? Ano? Papalag ka ba? Di mo akong kilala? Ha? Di mo akong kilala? Ha? Ayoko pala to, huwag mo akong pigilan. Gusto mo sunog kita? Mo akong pigilan! Huwag mo! Kala ko ba nagbago ka na? Clear! Nagre-rehearse lang kami para sa play!
Naalala mo ba yung promise mo sa akin? So, girlfriend na kita. Hindi ka na tumuloy? Sinabi ko na kay Dad na may girlfriend na ako eh. Kaya pinayagan niya ako tapos ang pagsend na ito. At doon ko nga na-realize na kapag iibig ka, dapat willing ka din magbago. At para makita mo ang tamang tao na para sa'yo, dapat ikaw mismo, tamang tao ka rin para sa tamang tao. Mahihintay mo pa ba ako after 2 years? Oo naman. Maikli lang naman yung 2 years eh. Ikaw ba? Ako pa rin kaya after 2 years? Promise. May makakad lang pa ba? Mag-dinner. Dad, si Austin nga pala, transferred student sa class namin. Oo, alam ko. What if masamang tao pala talaga ako? Mali, no? What if masamang tao pala ako? Well, what if pas... Claire? Si pas tayo, Claire? What if... Sorry po, naring! Alamas na muna lang! Claire? What if yung masamang tao ay ako? Ano ba kasi ang hirap? What if? More intense, more heated. Hindi kang mihila! Wait, nagtatama ako! Takot lang ako sa sarili kung anino. Pero sa totoo, takot ako sa sarili kong anino. Huh? Ginagawa lang nila akong investment bank. At sila... Basta ipangako mo na magbabago ka na. Bakit? Nilangaw! Wala sa ligne. Oh, alam ko. Kasi tumawa.
traffic cycle, ma'am. Thank you for watching! Bye! Ingat, bye-bye! Uy, ba't mo yung narangan? Pag-direk! Hindi ko nakita na gano'n, nagka-cambio-cambio.